Ang tingin kasi ng iba, eh, live good lang yan. 2950, online, sideline lang yan. Huwag ka tumingin doon sa live good lang, online lang. Yung income, magkano income dito? Diba? Eh, nagtayo ka ng traditional business. Naglabas ka ng 100,000. Ang income mo, 20,000 lang. Wala nang chance tumaas yan. Tumaas yan, sige, 50,000. Saka nakakita ang puno ng 100,000, 50,000 lang profit. Hindi. 30% lang yan, mga 10%, mga ganyan. Ang puno mo 1,000,000, possible kumita ng 100,000 yan. 50,000 to 100,000 per month. Malaki na yun. Malaki na yun. Tapos, todo effort ka pa dun. Todo effort, what? Yung oras, todo oras mo dyan. Tututukan mo pa yan. Lalabas lahat ng diskarte mo dyan. Para lang kumita ka ng ganong kalaki. Eh, sa live good, pwede ka na mag-start, 2,950. Tapos, yung subscription mo, kaya mo nang kunin sa income. So, sa madaling salita, ang talagang puna mo dito, 2,950 lang talaga. Kasi, yung monthly, kaya nang kunin ng ano, direct invite. Diba? The fact na nakapagsimula ka sa 2,950, 2,950 lang talaga ang lahat ng capital mo. Unlike sa business, nag-food cart ako, 50,000. Alam mo, kala ko, okay na ako sa 50,000 eh. Nung magtatanong na ako ng uupahan, 2 months deposit, 1 month advance. So, 15,000 pa kailangan ko ihanda. Kala ko, 50,000, okay na. Pero dito, 2,950, todo na yun. Start ka na. 2,950, start ka na. Yung monthly, madali na yun. Pagka kumita ka, i-monthly mo na agad. Todo mo na sa monthly. Ganun ginawa ko eh, kumita ako. Winanyal ko lang agad. O di wala na ako nilabas. Talaga nilabas ko, 2,950 lang talaga. Then, puro income na. Sineryoso ko talaga siya. Sineryoso ko tong negosyo na to. Kahit sabihin mong yung puhunan, eh, maliit. Depende kasi yan kung gaano mo gaano kalaki mo tinitingnan yung business. Kung gaano mo kalaki tinitingnan yung live good, ganun kalaki yung galaw mo. Kasi yung iba, tinitingnan to na small time. Naku. Sabi ko nga eh, gusto kong i-twist yung utak ng tao. Paano naging small time, eh, ang potential income dito, 100,000 hanggang 1,000,000? Eh, hindi ka pa nga kumikita ng 100,000 tsaka 1,000,000 sa ginagawa mo eh. Bakit mo titignan small time to? Yun yung hindi ko maintindihan. Bakit ayaw mong bigyan ng oras para umatin ng Zoom? Ayaw mong bigyan ng oras aralin yung marketing plan? Ayaw mong kumpletuhin yung materials mo? Bili ka ng tripod, bili ka ng tablet, o kaya laptop, o kaya projector kung gusto mong mag-house to house, o kaya whiteboard, speaker. Bakit hindi mo mapaghandaan yung mga materials? Eh, ang laki ng kitaan dito. Kasi, mano man lang yung live good, paghandaan mo rin. Paghandaan mo. Paano yun? Paano paghandaan, coach? Bili ka ng projector o kaya manghiram ka. Meron ngayon mura, 8,000 lang, projector. Ganyang kaliit. Pwede na yun. Bili ka ng speaker. Bluetooth speaker, magkano lang? May 1,000 lang. Bluetooth speaker. Para pag pinlay mo yung video, malakas. Mikropono, mura lang din. Whiteboard, mura lang yung whiteboard. Sabi ko, marketing plan, ang daling alamin. Panood ka lang na paulit-ulit, kabisado mo na yung marketing plan. Kung hindi ka marunong mag-present, nahiya ka, yung video ni Coach Fernand, i-play mo lang. Sa isang bahay, mga 10 kayo, pwede na yun. 3? Pwede na yung 3. Basta, bahay-bahay lang muna. Basta mahalaga, kumpleto ka ng materials. Yung mga hindi mo mapapasok sa Zoom, ayaw pumasok ng Zoom, ayaw manood ng video, a house meeting mo na yan. I-house to house mo na yan. Sabi ko, kung negosyo mo to eh, yayaman ka dito. Ba't di mo kompletohin yung materials mo? Kasi ayoko ng pabebe. Sa totoo lang ha. Yung, coach, kasi wala akong pera. Coach, wala ka. Ako nga, price vendor eh. Ang income ko isang buwan, 10,000 lang.
nung nagtitinda ako ng tubig, ina-invite ako dito, wala pang 3,000 ang income ko. Hindi ako nagpapabebe na wala akong pera. Hindi ko kaya yan, wala akong pera. Hindi ko sinasaksak sa utak ko yung mga reason. Hindi ako marason. Lagi ako sa solusyon. Nakapokus ako sa solusyon, hindi sa mga reason. Kasi kung reason lang, ang daming reason para bumitaw. Ang daming reason para hindi ituloy ang live good. Ang daming kong reason pwede kong sabihin para wag ako mag-present sa marketing plan dyan sa bahay na yan. Una, wala akong cellphone, wala akong laptop, wala akong PowerPoint. Eh, yung sinasabi natin wala, lahat yan nagagawa ng paraan. Okay lang akong walang, alam mo ang tao, pwede kang yumaman nang walang pera. Basta marami kang paraan. Maraming yumaman na walang pera, pero may paraan. Wala kang laptop, wala kang cellphone, wala kang tripod, wala kang speaker, wala kang projector, wala kang whiteboard, wala kang Zoom, hindi ka marunong neto, hindi ka marunong nun. Lahat yan, may solusyon naman eh. May solusyon yan. Kaysa mag-reason out ka, hanapin mo yung solusyon. Kasi naririnig ko yung kaliwat kanan, sa totoo lang. Sana hindi nyo ma-experience. May mga leader talagang ganyan eh. Coach, ako makati ng Zoom. Wala akong Zoom account. Coach, hindi ko alam paano gawin yung ano. Lahat naman yan sa gawin paraan. Lahat. Tanong ka lang, nod ka lang. Actually, hindi ko na kailangan explain eh. Pag sinabing gawa ng paraan, understood na yun, alam mo na yun, gawa mo ng paraan. So ngayon, bakit maraming hindi yumayaman sa negosyong ganito? Pabebe. Oh, totoo yan. Ang dami talagang pabebe. Minsan, ano, coach, ba't ganun? Wala naman akong income. Siyempre, sagot ko lang naman dyan. Coach, inaral mo ba? Umating ka ba ng Zoom? Paano ka atin? Busy ako. Sabi ko, kahit presidente, kahit busy presidente, may oras yan. Gano'ng ka busy? Ang video, 15 minutes lang yung video, 20 minutes lang. Gano'ng ka busy para hindi mo mapanood yung video? Para malaman yung kumpletong marketing plan. Gano'ng ka busy para hindi mapanood yung video ko about auto spillover? Gano'ng ka busy? Bakit hindi mo napanood yan? So, reason out lang yun. Nag-reason out lang siya, pero, ang totoo, hindi niya intention talaga na aralin. Ba? May mga ganun. So, ngayon, tatanungin niyo bakit may kumikita, bakit merong hindi. Kasi, hindi nila seryoso yung live good. Sabi ko nga, hindi joke ang income sa live good. Hindi joke. Hindi ito joke. Namasukan ka. Alam mo, hirap na pamamasukan. Kuha ka NBI, kuha ka police clearance. Tapos, papamedical ka paminsan. Tapos, pag pumapasok ka, madaling araw, gising ka na, hindi ka pwede malate. Pag puro late ka, suspended hanggang termination na yan. Hindi ka pwedeng absent. Kung gusto mo mag-absent, ang absent ka, hindi pwede. Kung kailan mo maisipan, hindi pwede. Boss, absent ako, may birthday eh. Ano yun? Hindi pwede yun. Commitment tawag yan mula nung tinanggap ka sa trabaho. Commitment yan. Kahit bumabagyo, papasok ka. Boss, baha sa lugar namin. Bahala ka, gumawa ka paraan. Kahit baha sa lugar nyo. Ha? May sakit ka? O, kumuha ka ng ano. Magpamedical ka. Para malaman natin na fit to work ka na. Ganun kahigpit. Ganun kaseryoso. Pero ang income, nakakayaman, hindi. Wala naghihintay na pangarap dyan. Pero seryoso ka. Bakit? Kasi may boss na nag-uutos. May kapalit. Hindi matatanggal ka sa trabaho. Wala ka ng pambayad ng bills pag natanggal ka sa trabaho. Kasi may consequence. May consequence pag hindi mo ginawa. Ang laki ng consequence. Pero sa live good, hindi mo nakikita yung consequence. Ako kasi, kitang-kita ko yung consequence kung hindi ko to gagawin.
ang consequence, pag hindi ko to ginawa, habang buhay ako magtitinda. Habang buhay akong maninirahan sa apartment. Habang buhay akong naghahabol ng pambayad ng Meralco. Habang buhay ako na naghahabol ng pera. Yun ang consequence pag hindi ako yumaman dito. Yun yung consequence. Doon ako nakatingin. Dapat, mas matimbang sa'yo yung consequence. Dapat, mabigat yun. Mabigat yung consequence. Hindi ka papayag doon sa mga consequence. Kasi minsan yung mga tao, walang, hindi iniisip yung consequence eh. Kaya, hindi nila binibigyan ng halaga yung live good. Ako, yun talaga mindset ko. Kung hindi ka mapagod sa pagiging mahirap, okay lang, maghintay ka na lang ng spillover. Huwag ka na lang mag-invite, okay lang yun. Decision mo yun, bakit? Buhay mo yan eh. Diba? Buhay mo yan. Wala naman makakapigil sa'yo. Hindi ka naman uutusan ni Apply na mag-invite. Kasi wala naman tayong boss. Dito sa Live Good, walang boss dito. Tayo ang may hawak ng sarili natin. Kung gusto mong kumita, humataw ka. Kung gusto mong kumita sa $25 bawat isang invite, damihan mo $25. Damihan mo invite. Kung gusto mong kumita sa Matrix ng mabilis, mag-build ka na ng network. Hatawin mo na. Kung gusto mong kumita ng 100,000, nasa iyo yun. Kung gusto mong kumita ng barya, nasa iyo rin yun. Ikaw naman yun eh. Kaya, depende yan kung ano yung goal mo. Para ma-appreciate mo, para ma-appreciate nyo guys, isipin nyo lagi yung consequence pag hindi mo ginawa ang live good. Ano ang consequence nito? Ano consequence na epekto ng buhay mo? Para malaman mo, tanongin mo lang yung sarili mo. Ilan taong ka na bang namamasukan? O kaya kung may negosyo ka, ilan taong ka na dyan? Ngayon, kung tingin mo, hindi mo pa nakukuha yung mga ibang dreams mo, baka makatulong si Live Good. Baka sinasubukan mo na yan eh. Nasubukan mo na mamasukan ilang taon, tapos may kulang pa. Oo, may nakukuha ka, syempre. Pambili ng bigas, pagkain, nakakabili ng konting gadget, damit. Ang tanong nga, kung kontento ka na dun, okay lang. Huwag ka na kumilos. Kontento ka na pala dun eh. Kaya nga sabi ko nga lagi, kanya-kanya tayo ng pangarap. Depende kasi yan sa pangarap. Kung ano yung galaw mo. Depende. Ang una talaga mong gagawin, mag-set muna ng goal. Babalik tayo doon sa una kong sinabi. Mag-compute ka muna kung ano ba yung gusto mo na hindi mo pa nakukuha. Na matagal mo nang gustong kunin, pero hindi mo pa nakukuha. Halimbawa, gusto mo ng condominium, hindi mo pa nakukuha. O gusto mo ng malaking bahay, hindi mo pa nakukuha. O kaya, yung pangarap mo sa sasakyan, hindi mo pa nakukuha. O kung gusto mong magkaroon ng farm, resort, apartment, hindi ko alam kasi kanya-kanya tayo eh. Yung iba kontento na sa kumain 3 beses ang araw. Yung iba kontento na sa maliit na bahay. Yung iba kontento na sa sasakyan na sedan. Wala makakapigil sa'yo. Ikaw yan eh, sa'yo yan. Kung saan ka masaya. Kaya, depende yan kung ano yung goal mo, yun ang galaw mo. Kaya, ngayon, pwede mong, ngayong gabi, pwede mong ilista. Ilista mo. Ako, nilista ko na eh. Kinumpiyot ko na nga eh. Kaya nga ako hataw ng hataw eh. Sabi yun, laki-laki na nang kinikita mo, sipag mo pa. Sabi ko, malaki income ko. Oo, pero biglang lumiliit pag nakikita ko na yung goal ko eh. Maliit pala siya. Kayang kunin, pero ako rin nagdikta sa utak ko eh. Na gusto ko 1 year eh. Gusto ko 1 year kukunin. Bakit ba? Eh, kanya-kanyang pangarap yan. Sabi ko, kanya-kanya yan. Gusto kukunin ng 1 year. Ito pangarap ko. Ito. Gusto kukunin ng 1 year. Ambisyoso. Hindi.
As long as may opportunity para makuha, may chance para makuha, why not? Okay lang. Ang pangit naman yung mga harap ka ng ano, bahay, kotse, apartment, tapos empleyado ka. Parang hindi yata realistic yun. Hindi realistic yun. Hindi achievable yun. Parang ilusyon yun. Bakit? Alam naman natin magkano lang sweldo sa employment. Tapos ang pangarap mo, ang lalaki. So parang niloloko mo sarili mo. Sa Live Good kasi, pag nakita nyo talaga kitaan, pag inaral nyo, mangangarap ka talaga. Kasi pwede. Imagine mo isang account, kumikita ng 1M, isang account. Walang flash out. Walang flash out. Walang auto-ship. Walang quota. Di ba? Walang overhead expenses. Internet lang. Wala pa ako sa Livegood, naka-internet na kami. Di ba? Cellphone, wala pa ako sa Livegood, may cellphone na ako eh. 2950 lang talaga puhunan ko dito. Di ba? So, yun lang siguro yung ma-share ko sa inyo ngayon. It's about setting ng goal. Tapos, depende sa galaw mo yung goal mo eh. Depende sa galaw mo. Basta ako, hindi talaga ako papayag na hindi ko makuha yung goal ko. Kasi, hindi naman masama yun, di ba? Kasi ang Diyos naman, mas gusto nga niya yung nagiging productive yung productive ka kasi binigyan ka ng lakas, binigyan ka ng malusog na katawan, tapos ayaw mong humataw, mas nagagalit ang Diyos dun. Bakit? May kakayahan ka, bakit ayaw mong ilabas? Naghihintay ka ng spillover, may kakayahan ka, may talino ka, bakit di mo ilabas? May galing ka eh. Ayaw mo lang ilabas eh. Kasi gusto mo madali. Gusto mo madalian. Gusto mo yung walang gagawin. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Kahit ang Diyos ayaw nun eh. Huwag mo nang isaksak sa utak na yayaman nang hindi nahihirapan. Dapat yun lagi yung sinasabi sa isip nyo. Huwag nyong hanapin yung madali. Kasi naghahanap tayo ng madali. Kakahanap mo ng madali, lalong nagiging mahirap. Oo, laging mahirap. Dapat i-mindset mo, sobrang hirap. Pag sobrang hirap, naka-mindset ka, yung hirap, parang hindi na siya mahirap. Kasi, ina-accept na ng utak mo yung hirap. Alam mo yun? Kasi meron, diba? Yung kinuwento ko kanina, naglalakas sa init ng araw. Sa atin, mahirap yun. Kasi naka-mindset ka kasi na hindi ka dapat naaarawan, hindi ka dapat pinapawisan. Kasi naka-mindset ka. Kaya ang nag-register sa utak mo, mahirap. Pero yung taong gumagawa nun, para sa kanya, madali. Bakit? Kasi naka-mindset siya, kailangan niyang gawin yun. Una, exercise niya, wala siyang pamasahe, at yun lang yung kaya niya. Tingnan mo, maraming tao nasa squatter. Kung ikaw tatanungin, parang feeling mo ang hirap. Pero sila, hindi na sila nahihirapan. Bakit? Acceptance tawag dun. Acceptance. Tanggap na nila yun eh. Ine-enjoy na lang nila. Empleyado, sabi mo bang hindi mahirap yan? Namamasukan po ako dati sa Paseo de Rojas. Nag-construction worker ako dyan. Sa isang building na ginagawa. Ang hirap kaya mag-commute sa LRT, ang siksikan. Nag-jeep ako, papuntang LRT. Pipila ako sa LRT, ang tagal. Pagdating ko doon, sasakay pa ako ng isa pang sakay. Akala mo ba, yung mga kasabay ko, hindi nahihirapan? Siksikan, nakatayo pa nga kami sa bus. Sa jeep. Sa LRT. Mahirap yun. Alam mo, ngayon mo sabihin sa akin yun, nagawin ko, mahirap. Bakit? Tatlong taon na ako nakakotse. 10 years na ako nagmumotor. Hindi lang, nalampas na ako 10 years. 15 years na ako nagmumotor. 15 years na ako nagmumotor. 3 years na ako nakakotse. Hindi ko na na-experience mag-commute. Pero ngayon mo paggawa sa akin, ang hirap. Ayoko. No way. Ha? No way, ayoko. Hirap yan.
Pero bakit ang daming gumagawa araw-araw? Bakit sila? Normal lang. Ang tawag doon, acceptance. Kasi, na-accept na ng utak nila, walang choice. Kailangan, i-enjoy na lang. Kita mo, nag-i-enjoy na lang sila. Ini-enjoy na lang nila yung pagko-commute. Ini-enjoy na lang sila, nakapila sila, pila papuntang LRT. Nagsiselfone. Naghahanap na lang sila ng ikasisiya nila. Naghahanap na ng ikasisiya mo para hindi maging mahirap yung mahirap. Di ba? Pero mahirap yun. Pero sila, habang ginagawa nila yun, hindi na nila ini-entertain yung hirap. Ang nasa isip nila, yung consequence. Ano consequence nito pag hindi ako pumasok? Ang consequence nito, pag na-late ka, masususpend ka. Pag nag-absent ka na nag-absent, mate-terminate ka. Ang consequence, wala kayong pambayad ng kuryente, wala kayong pambayad ng tubig, o apartment man, kung nag-a-apartment ka pa, pag-twist yung pinanganak mo, pagkain sa lamesa, yan ang consequence. Kaya sila nagsisipag. Kaya nila ina-accept yung hirap kasi ayaw nila nung consequence. Pero kung tutusin, mahirap yun. Mahirap yun. O ngayon, sa Live Good, mahirap mag-invite. Mahirap mag-present sa bahay. Hindi ko kabisado. Nahihiya ako. Mahirap gumawa ng... Mahirap mag-provide ng laptop, projector, speaker, whiteboard. Mahirap yan. Totoo, mahirap yan. Pero nagiging madali yan. Pag iniisip mo yung consequence. Ano consequence? Pag hindi kayo umama sa Live Good, habang buhay mong gagawin, yung ginagawa mo ngayon. Pag hindi kayo umama sa Live Good, hindi ka makakatakas. Hindi ka makakatakas sa employment. Habang buhay mong gagawin ng employment. Pag hindi ka nakatakas dyan. Paano ka makakatakas dyan? Makakatakas ka sa employment pag nag-Live Good ka, pag sineryoso mo. Dapat yun ang consequence. Maghihirap ka habang buhay. Pagtanda mo, iniisip mo na, pagdating ko na 60 at wala ko na pundar, kawawa ako, mahina na ako nun. 60, 70, mahina na ako nun. Ang consequence, magmumukha akong kawawa. Manlilimos ako. Yun ang consequence. Kaya kung mapapansin nyo, ba't ang sipag-sipag ko? Lagi kong iniisip yung consequence. Pag hindi ako yumama sa Live Good, eto mangyayari sa akin. Pag hindi ako yumama, pag hindi ko nakuha yung property na yan, nako, wala akong passive income. Paano ako pagtanda ko? Iniisip ko kagad yan. Kailan mo iisipin yan? Pagtanda mo na. Siyempre, ngayon. Ang building, bago ipatayo yan, nakadrawing na yan. Do-drawing yan. Oh, yan yung building. Yan yung finish. Yung pinakita ba sa'yo yung building, bukas ba nandiyan yung building? Wala pa yung building, nakadrawing pa lang. Sasabihin sa'yo, 5 years from now, nakatayo na yan. Kaya nga may tinatawag yung pre-selling eh. Diba? Yung mga nagbebenta ng kondo, 5 years po. Turnover na yan, 5 years. Kasi 5 years daw gagawin. Kailan sisimulan? Today. Sinisimulan na ngayon. Sinimulan na ngayon, tinatrabaho na, naghuhukay na ng pundasyon. Hinuhukay na yung pundasyon, nagko-construct na, 5 years pa yan bago mapakinabangan. Pero, tinatrabaho na today. Parang ganun din sa Live Good. Huwag mo munang isipin yung result bukas. Trabahuhin mo ngayon. 5 years from now, makikita mo buhay mo. Alam ka naman, 5 years from now, tsaka ka pala magtatrabaho. E di, another 5 years na naman hihintayin mo. Lagi ko nga sinasabi sa English. Narinig ko nga lang eh, pero ang ganda pakinggan, di ba? If you want to design your future, design your future today, not in the future. Ah, di ba? English, di ba? Huwag mong i-design yung future mo in the future, today.
ngayon mo na i-design. Kumbaga, trabahuhin mo ngayon, sakripisyo, magtanim ka, hatawin mo. Basta ang mindset, bago ka mag-retire, bago ka mag-60, bago ka mag-60 years old, bago ka mag-70, kung anong edad mo gusto na mag-retire. Bago ka dumating sa edad na yon, nakuha mo na yung mga goal mo para hindi ka na maghihirap. Trabahuhin mo ngayon. Simulan mo na ngayon. Hatawin mo na hatawin. Ganun yung mindset. Ganun lang yung mindset. Sabi ko nga, mindset lang ang magpapagalaw sa'yo. Parang yung mga employee, kita mo nga yung employee na papasok. Bili mo, nag-apply ka, hinire kita. Ako halimbawa, isa ako sa employer. Nag-apply ka, hinire kita, kaya kitang papasukin araw-araw. Kaya kitang papasukin araw-araw. Nang hindi kita pipilitin. Paano? Bigyan kita salary. Yeah? Bigyan kita salary, papasok ka talaga. Bakit? May salary ka eh. Ang consequence, pag hindi ka pumasok, wala ka salary. Tapos, pag nag-undertime ka, una, bad record sa akin yan, puro ka undertime. Pangalawa, kada undertime mo, bawas ang sweldo. Tama? Bawas ang sweldo mo, puro ka undertime. Na-late ka ng isang oras, nag-undertime ka ng isang oras, bawas ang sweldo mo. Ba't ko gagawin yun? Para alam mo consequence. Para alam mo consequence na dapat, hindi ka dapat nalilate. Dapat, hindi ka mag-undertime. Kasi may consequence. Ba? Parang ganun din dito sa negosyo to. Pag hindi mo ito tinrabaho, pag hindi mo ito sineryoso, isipin mo kung ano consequence. Dapat, mag-create ka na sa utak mo ng mindset kung anong buhay ang meron ka in the future kung hindi ka nagpayaman sa live good. Kung hindi ka nagpayaman sa live good, anong buhay meron ka? 5 years from now? 10 years from now? Bahala ka. Ikaw mag-decide. Anong taon mo kukunin? Isipin mo, pag hindi mo tinrabaho si live good, ano yung buhay mo? Ano yung buhay mo at day job ganito, at day job ganito, at day job ganito, at day job 60, at day job 50, ano pa buhay mo? Kung feeling mo okay lang sa'yo yung ganyang buhay, wala namang makakapigil sa'yo. Kung ayaw mo mag-live good, okay lang. Kung gusto mo humataw, okay lang. Kung gusto mo mabilis, nasa iyo. Iba-iba tayo ng bilis. Nangingibabaw sa'yo yung consequence, hindi ka makukontento. Ano consequence ba? O ako na magsasabi kung ano yung consequence. Ang consequence nito, pag hindi ka nakapagpundar ng property, ah, pag hindi ka nakapagpundar ng mga passive income, apartment, farm, malaking pera sa mutual fund o kaya sa Pag-IBIG MP2, real estate, pag hindi ka nakapagpundar ng mga yan, ang consequence niyan, manghihingi ka ng pera sa anak mo. Pagtanda mo. Tapos pag na-hospital ka, manghihiram ka ng pera sa mga kamag-anak. Yan ang consequence. O, mukha ka kawawa. Ano pa consequence niyan? Pagtanda mo. Magtatrabaho ka kahit matandang matanda ka na. Oo, magtatrabaho ka pa rin. Kasi nga, wala kang na-produce ng mga passive income. Yung nag-generate ng income, kahit natutulog ka, kahit nagpapahinga ka, kita mo nga yung mayayaman, mayroong 10 apartment, meron akong nagturo kasi ako ng sports sa isang school. Mayroong isang estudyante ron, pumasyal ako sa bahay nila. Yung tatay niya at saka nanay niya, walang trabaho. Wala, pero nasa private school yung anak nila. Ang dami niyang anak, lahat nasa private. Pero walang trabaho yung nanay tatay niya. Nagtataka ako, bakit ganun? Alam mo, nung napasyal ako sa bahay, inimbitahan ako. Coach ako ng volleyball at table tennis. Yung mga bata na yung estudyante ko sa school, kasi hawak ko yung mga sports. Alam mo, minsan pinayayaya ako sa bahay kasi tropa na nila ako. Para lang barkada. Ang tawag nga sa akin, Tay. Parang tatay na nila ako. Tay, punta ka sa birthday ko, Tay. Sige. Pagdating dun sa birthday, na-interview ko pa yung mga tatay kasi kilala ko yung tatay. Schoolmate ko yun, alam ko eh. Schoolmate ko yun eh. Ahead lang sa akin ng ilang taon. Alam mo,
walang trabaho. Yung nanay, wala rin. Sa bahay lang, nag-aalaga ng bata. Yung tatay, wala. Nalaman ko, yung lola niya, yung lola nitong estudyante ko, eh marami palang apartment doon sa lugar na yun. Madaming paupahan. Ang bumubuhay pala sa kanila, yung mga rental ng apartment. Imagine mo, hanggang sa apo nakikinabang, yung anak, hindi na nga nagtatrabaho yung anak eh. Taga-kubra na lang yung anak. Yun na lang ang bumubuhay sa kanila. Imagine mo siguro, 100,000 yata kubra nun. Bakit? Bili mo yung anak na apat, puro private. Ang mamahal dun, ang bayan ng private na yun eh. Apat, private. Tapos walang trabaho yung mag-asawa. Saan kukunin? Doon nga na-realize. Yung matanda, nandun lang yung matanda, paikot-ikot sa bahay. Wala nang ginagawa. Pati anak, wala nang ginagawa eh. Di ba? Pero ang ganda ng buhay nila, yung palang matanda, nung kabataan, nagsumikap, nagnegosyo, nagpundar. Kung hindi nakapundar yung matanda, hindi ganun ang buhay nila. Baka lahat sila ngayon, nasa public school. Lahat sila ngayon, nagtatrabaho, mag-asawa. Kita mo, nakinabang yung anak niya, pati apo niya nakinabang, doon sa pinundar ng matanda. Hindi lang ikaw ang makikinabang, pati apo mo. Hanggang kapwa-apuhan mo yan, makikinabang. Kaya yung gagawin mong effort, yung gagawin mong effort dito sa Live Good, sobrang hirap niyan kung tutuusin. Kasi ang kapalit niyan, future mo at future ng mga apo-apo mo na yan. Walang madali dyan, guys. Walang madali. Nagiging madali lang yan pag nai-enjoy mo. Pabalik tayo dun sa empleyado na napakahirap ng ginagawa nila, pero nagagawa nila yon kasi inaccept na nila yon. Nagiging madali sa kanila yung mahirap. Ganun yun. Mindset lang yan, mindset. Mindset. Mind over matter. Di ba? Mindset lang yan. Na normal lang ang gumawa ka ng PowerPoint, normal lang ang mag-provide ka ng mga materials, normal lang ang umattend ka ng Zoom gabi-gabi, normal lang ang magpa-house meeting ka, normal lang na aralin mo yung business, normal lang na tanggapin mo yung rejection, normal lang na masaktan ka sa mga salita ng mga negative na tao, normal lang yan na isipin mo lahat yan normal. Pag inisip mo lahat yan normal, nagiging madali. Nagiging madali yan. Nagiging mahirap lang talaga ang negosyo, acceptance lang. Paano? Ganito yan, oh. Coach, grabe. Parang ayaw ko na mag-libgut. Ang hirap. Bakit? Eh kasi ayaw nila sumali. Scam daw, sabi nila. Negative talaga sila, coach. Puro sila. Yung mga sinasabi mong negative, sila ba ay business mo? Opo, hindi. Hindi mo business yung negative. Ang business mo, yung positive. Kung yung positive ang business mo, bakit mo ini-entertain yung negative? Bakit natin pinagkukwentuhan ngayon yung negative? Bakit lumalabas sa bibig mo yung experience mo sa mga negative? The fact na lumalabas pa sa bibig mo yung mga experiences mo sa mga negative, ibig sabihin, wala ka pa sa acceptance. Hindi mo pa ina-accept na part ng business yan. Kasi normal yan eh. Pag ang normal, pinag-uusapan, parang hindi yata tama. Ang normal, hindi pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, yung hindi normal. Grabe oh, yung buwan sumasayaw. Abnormal yun, pinag-uusapan yun. Pero yung sabihin mo, grabe coach, tinan mo yung buwan. Oh, ang liwanag. Normal yun. Hindi natin kailangan pagkwentuhan yan. Normal yan, maliwanag ang buwan. Coach, tinan mo yung gulong ng kotse, oh. Bilog.
Hindi na pinagkukwentuhan yan. Normal yan. Normal yan, bilog. Pag triangle yan, yan, pag-usapan natin. Pagkwentuhan natin, pag-aksaya natin ng oras. Kasi triangle yung gulong. So, ibig ko sabihin, pag ang normal, hindi na pinag-usapan. Ang rejection, ang mga negative na tao, normal yan. Kaya hindi na yan pinagkukwentuhan. Nauubos yung energy mo dyan. Hindi sumali. Normal na yan, mga kapatid ko nga, hindi sumali. Classmate ko, kala ko makaibigan kami. Hindi niya ako sinuportahan. Ang hinahanap mo, business partners, hindi ka nanghihingi ng support. Hindi support ang hinihingi mo. Kaya pag hindi sumali yan, hindi ibig sabihin ayaw ka supportahan. Ibig sabihin, kung ako ini-invite mo, support ang hanap mo sa akin. Ano yan? Sasali ako para supportahan kita? Ba't ako sasali kung support lang pala para sa'yo? Hindi support ang hinahanap mo. Parang ikaw nagbebeg eh. Nanlilimos ka, supportahan mo ako. Ano suporta? Nakatawid ko yan para sa'yo? Hindi. Kailangan iparealize mo sa invite mo na hindi ikaw ang nangihingi. Iparealize mo sa invite mo na nag-o-offer ka. Nag-o-offer ka, ibig sabihin, siya ang magbe-benepisyo. Kasi nag-o-offer ka eh. Ino-offer mo to para sa kanya. Ano benepisyo mo pag sumali ka dito? Ito. Oh. Pag ayaw niya, ba't ka masasaktan? Eh, siya naman pala magbe-benefit. Bakit ka nasaktan? Kasi mindset mo kasi, pag hindi siya sumali, hindi ako kikita. Pag hindi siya sumali, wala akong network. Pag ganun mindset mo, talagang masasaktan ka. Ang mindset, ganito lang. Pag nang-invite ka, ang mindset, 90% ang negative. Mindset mo na yun. Sa 10, may isa. Pag nakadalawa ka, swerte. 10. At least, naka-mindset ka na. Nakahanda na yung utak mo. Nag-invite ka ng 4. Negative yung 4. Okay lang. Meron pang 6. Normal lang yan. Normal lang yan. 4 yung negative. Eh. Yung pang-5, negative pa rin. Yung pang-6, negative pa rin. Malapit na, malapit na. Bago maubos yung 10, may positive dyan, isa. Pagka walang positive dyan sa 10, baka may problema sa presentation mo. Baka may problema sa invitation mo. Baka may problema ka dun. Kasi kung maayos ang presentation, naintindihan, sa 10, may isa. Sa akin nga, hindi lang isa eh. Sa 10. Hindi lang. Pag maayos, pag naintindihan. Pag hindi naintindihan, kahit 20 pa yan, walang sasali. Kahit 100 ang kausapin mo, kung walang naintindihan yung 100, walang sasali. Kailangan maayos din yung presentation. Kailangan kabisado mo. Kabisado mo. Kabisado yung minegosyo mo. Kahit wala yung Zoom, kaya mo mag-explain. Kasi tinitingnan din ng mga tao kung alam mo ba yung ginagawa mo. Pag hindi mo alam yung ginagawa mo, tinanong ka, hindi ka makasagot, wala na yun, ekes ka na. Ekes na to. Sarili mong negosyo, hindi mo alam eh. Sasama mo pa ako, di pareho tayong bulag. Bulag ka na, ini-invite mo ako. Bulag tayo, pareho tayong matitisod yan. Kaya gusto ng tao sumama sa tao marunong. Kasi sila, magpapaguide. Paano magpapaguide sa'yo kung ikaw mismo hindi mo alam? Kaya unang gagawin mo talaga dito, master. Master the business. Masterin mo yung negosyo mo para lahat ng tanong masagot mo. At pag nararamdaman ng tao na kabisado mo yung negosyo mo, sasali yan. Kasi alam niya, nasa tamang kamay siya. Matutulungan siya. May gaguide mo siya. Kaya madali mag-invite. Dapat talaga may formula kayo. Una, para mapasali. Una, kabisado mo, master mo. Pangalawa, kailangan kumpleto yung materials mo. Kung presentation, may PowerPoint ka. Okay? Kung face-to-face yan,
may projector ka man lang, okay, laptop, basta kompleto. Okay? So, kabisado mo, may materials ka, damihan mo invite. Damihan mo. Kasi talagang, kahit saan, kahit anong galing mo, meron at meron hindi sasali. Kaya kailangan, nakahanda ka dun. So, yun lang siguro masabi ko sa gabing ito. Sana nakatulong ako sa inyo. So, i-recap lang tayo, recap. Kailangan lang mag-set ka ng goal. Mag-set ka ng goal. Tapos isipin mo kung ano consequence nito. Ano consequence sa buhay mo pagka hindi mo ito ginawa? Ano consequence? Pagtanda mo, ano mayroong buhay? Ano buhay mo pagtanda mo pag hindi mo ito ginawa? So, yun lang isipin mo. Rejection, normal. Acceptance. Tapos, i-mindset mo na na mahihirapan ka. Nagiging madali lahat. Tapos, pinakamalaga, nag-i-enjoy ka. Dapat nag-i-enjoy ka talaga. Kasi pag hindi ka na nag-i-enjoy, maaga kang bibitaw. Ang team mo, hindi man araw-araw kasama mo yan eh. Kailangan mula sa'yo, pababa, may sarili kang team eh. Pala sa akin, pababa, doon ako nakapokus. Hindi kasi ako dependent. Independent kasi ako eh. Baka wala akong magagawa, kailangan ko maging independent. Kasi gusto ko yung maman eh. Gusto ko yung maman, kaya ginawa ko maging independent. Strong? Hindi. Naglalakas-lakasan lang ako. Bakit? Pag naging mahina ka dito, yung consequence, isipin mo, maghihirap ka habang buhay. Yun ang isipin mo. Yun ang consequence. Kaya gawin mo, maging independent ka, maging strong ka. Bakit? Pag hindi ka naging strong, yung mga anak mo, kawawa yan pagtanda mo. Bakit? Wala kang nang iniwan eh. Wala kang iniwan. Paano kung mawala ka, bata pa sila? Kailangan magpayaman ka hanggat maaga. Kailangan mo maging strong. Kailangan mo maging independent. Wala kang choice. Kung naghahanap ka ng motivation sa amin, huwag ka sa amin humanap ng motivation. Tumingin ka sa pamilya mo, motivation na yan. Tingnan mo pamilya mo. Yan ang pinaka-big motivation mo. Pag hindi kayo maman, anong buhay nila pagtanda mo? Pag wala ka na pundar, paano sila? Pag nagkasakit ka, sino bubuhay sa kanila? Pag tumanda ka, sino bubuhay sa'yo? Yun ang consequence niyan. Kaya wala kang choice. Wala kang choice. Kundi maging strong at maging independent. Parang employment. Wala kang choice. Kundi siksikan sa LRT, MRT. Wala kang choice. Kundi tanggapin yung mura ng boss mo. Wala kang choice. Kundi magbingi-bingihan sa mga masasakit na salita. Wala kang choice. Kundi magtiis doon sa kultura. Sa kultura na hindi mo na gusto. For the sake of salary, pumapasok ka. Wala kang choice kasi. Nagiging strong ka. Nagiging strong ka na lang. Because iniisip mo yung consequence. Yung consequence ka nakapokus eh. Kaya nagagawa mo lahat ng bagay because of consequence. Bakit kay Live Good, hindi ka mag-isip ng consequence? Ikaw ang gagawa nun, mag-create ka sa mind mo. Mag-create ka sa mind mo, anong consequence pag hindi ako yumaman sa Live Good? Saan ko kukunin ang kayamanan? Saan? Pag hindi sa Live Good, saan? Huwag ka na mag-isip, kay Live Good nga, ang daming na kumikita. Mag-create ka na lang ng ano, mag-create ka sa mind mo ng consequence. Ikaw ang gumawa ng sarili mong mindset. Ikaw. Ikaw rin magpapakilos sa sarili mo. Kung mabilis o mabagal, ikaw rin. Nasa pag-set mo ng goal, nasa pag-create mo ng consequence, ikaw lahat. Ikaw. Kasi ako, sino ba? Sabi na ng mga tao, saan ka umuugot ang motivation, Harold? Saan ka umuugot? Simple lang. Nagke-create ako ng consequence sa utak ko. Ano consequence nito pag hindi ako yumama? Ayokong magtinda ng French fries habang buhay. Ayokong maghabol ng tuition pinang anak ko. Ayokong maghabol ng pambayad sa ospital. Ayokong maghabol ng pambayad ng kuryente. Tama na, pinanggalingan na yan eh. Mula sa nanay ko, naririnig ko na yan eh. Mula bata ako, narinig ko na yan sa nanay ko. Magtipid kayo ng kuryente, wala na pambayad. Naputulan pa kami. Ang laki ng kuryente natin. O wala tayong pambayad ng renta. Bumili kami ng bahay, nabenta pa. O nagrenta na lang kami. May sakit ako. May sakit kuya ko. May sakit nanay ko. Wala kami pera. Punta kami, Jose Reyes.
Bili mo, isang araw na lumipas, hindi ka pa inaasikaso ng doktor. Wala kami pera eh. Oh, yun yung mga consequence. Huwag mo nang hintayin dumating yun. Dinanas na namin yun mula bata hanggang pagtanda. Ayaw na namin maulit yun. Ngayon, gusto mong ulitin? Nasa sa'yo yun, desisyon mo yan. Gusto mong maulit, huwag kang humataw. Eto na eh. 8 months pa lang ako dito eh. Ang laki na ng changes eh. Kung nagawa ko, kaya mo. 8 months lang yun ha. Kahit sabihin mong 2 years, ang bilis ng 2 years sa employment nga, hindi mo mapansin niya, 2 years na eh. Dito, sabihin mo ng 2 years, pero hataw ha, hindi naghihintay ha, hataw talaga, hataw to the max. Huwag ka lang magdududa. Nagdududa ka, baka hindi mo makaya. Hindi, huwag ka magdududa. Kalaban mo nga sarili mo dito eh. Kalaban mo sarili mo. What the mind conceive, the body can achieve. Ah, English na naman yan ha. Kung ano ini-entertain mo sa utak mo, yun ang nangyayari. The power of mind. The power of law of attraction. Ina-attract ng mind mo yung mga result. Araw-araw ini-inject mo sa utak mo yung result. Yung end result, nasa utak mo na. Ina-attract yan ng mind mo. Kaya, nare-receive ng universe yan. Alam mo, hindi totoo yun. Nasa libro yun. Totoo yun. Dami na nagpatunay. Habang ina-attract mo, tinan mo, sabihin tayo sample, kung gano'ng katindi ang law of attraction. Sino sa inyo ang nagkasugat sa paa tapos naapakan? Meron? Naka-experience na kayo nun? May sugat ka sa paa? Naapakan? Pero nung isipin mo, nung wala kang sugat sa paa, hindi naman naapakan yan. Tama mali? Kasi lagi mong iniisip, baka maapakan, huwag sana maapakan, naku baka maapakan. Nasa isip mo yung maapakan. Naglalaro sa utak mo yung naapakan at masakit. Tingnan mo, naapakan, may sugat ka sa paa. Nung wala ka namang sugat, hindi naman naapakan yan. Kasi wala tumatakbo sa isip mo na naapakan yung paa mo. Ang tawag yan, law of attraction. Di ba totoo? Totoo yun. Ha? Sa kung ano iniisip mo resulta, isipin mo na yung result. Naka-mindset ka sa result, tapos mag-focus ka sa activity. Mag-focus ka sa activity habang naka-mindset ka doon sa result. Activity lang, focus sa activity. So, yun lang siguro, maraming salamat. Ang haba ko na naman magsalita. Buti ngayon, wala ako singaw. Kahit may singaw naman ako, mahaba ako magsalita eh. Isang sabi lang kay Abs Martin. Yan, grabe, sobrang nakaka-